Agtalag dagiti economic managers ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapapintas di kasasaati pagilian iti panikipasit na iti 2023 World Economic Forum iti Switzerland. Gapu kadagiti naala na nga investment para iti Pilipinas. Detalye idano ni Jorton Campana. Naragsak dagiti economic managers akadwa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti Davos, Switzerland. Iti napintas a feedback dagiti investors. Ang Pilipinas ngayon, matuturing natin na napaka-politically stable. We have a president who was voted by a super majority. No? Tapos napakaganda ng relasyon niya sa both the Senate and the House. Okay? Ang isa pang factor na gusto rin nila is yung predictability ng policy. Kaya yun ang iniisip natin na wealth fund, sovereign wealth fund, kaya naman ng presidente na executive order lang yun eh. Pero ayaw niya talaga ng executive order. Gusto niya may batas. So that pagbaba niya, naroon pa rin yung batas. Sigon kadagiti economic managers, kang runaan a pagnumaran dagiti ordinaryo a Pilipino, titrabaho nga ipaay dagiti negosyanteng agpuunan iti pagilian. Saan laang a basta trabaho nga madaan kalidad amang pasaya at iti panagbiag dagiti mangmanggen. Hindi mag-improve yung quality ng jobs kung walang investment. Kinakailangan natin ng maraming investment to address yung mga logistics issues natin, infrastructure, even sa mga social services, no? And these investors also bring not just money but also innovations, technology. No? Mm-hmm. Technologies that help improve the way we do things in the Philippines. Para mat kani Trade Secretary Alfredo Pascual, napatag dagiti investment nga daan pa kainaigan iti agrikultura, tapno maadaan iti food security. Kastamat kadagiti baro at teknolohiya, apag numaran ti pagilian. Produkto nila, ano ginagawa nila? Di ba? Nag-advertise, meron mga promotion. Ang country, kailangan din yun. Ano? At may mga progressive countries at kapagin natin, paligid natin, na mas aggressive na ibenta yung bansa nila as a destination for investment. Ngamin lawlawag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, asaan ang managdagos ti resultana, ngam agbayag mat ti epekto dagiti investment, asumrag iti pagilian. We need to be practical, di ba? I mean, yung mga investment decisions, lalo na kung mga pag tayo ng factory, halimbawa, these are decisions that will not come, that are realized overnight, no? May mga stages of implementation yan. But nonetheless, kahit man yung, you know, if they decide to come in and those new factories will arise, new roads, new highways built up after 2 years, 3 years, 4 years, okay na sa atin yun. Because what we have offered is, and we are creating is a long-term path for our economy. Napatagmat ang napintas ti ekonomiya ti Pilipinas, tap ng talag nga agpuunan dagiti investors. Kailangan natin maging long-term ang perspective. Okay? Kailangan paliwanag sa mga tao na itong ginagawa ngayon, maaaring maramdaman ang full impact niyan a few years. Mga ilang taon pa. Pero kung hindi natin gagawin ngayon yan, sinong gagawa? Eh kung lahat ng politiko, every year, isip lang nila yung may impact, immediate, di ba na tayo mapupunta? Sure, 10 years eh. So, continuous investment. Sabi nila, pagka ganyan, ganitong takbo ng Pilipinas for the next 10 years, ang ganda talaga naman. Jorton Campana, para Iti Pagilian.